Ay, naka! Pagod na! Ang katawang lupa ko. Pagod na yung kamay at braso ko. Hulaan niyo, mga mamshi, ano ang ginagawa ni Susan? Sakit na! Masakit! Ay, nako! Nakakapagod magmasa! Totoong struggle is real, ang pagmamasa ng tinapay. Yan ang araw-araw na kinakaharap ng prinsesa ng panaderiyang si Karen. Ang negosyong sinimula noong isang taon, nagsimula lang sa 15 box ng ensaymada. Unti-unting nakilala ito hanggang umabot sa 100 boxes, tapos naging 500 boxes, hanggang sa naging 1,000 na ang orders na kailangan nilang gawin sa isang araw. Para matugunan ang taas ng demand, to the rescue ang kanyang ina at kapatid na nagpahiram ng ekstrang pera na ipinambili niya ng mixer. Kinuha na rin niyang katuwang ang mga kaibigang nawala ng trabaho. Pero dahil walang background sa baking ang mga ito, marami raw beses na nasayang ang puhunan ni Karen. Dati kapag nasira, isang sako, 800 yung isang sako, hindi ko naman pinapabayad. Kasi kung ipapabayad ko pa, wala na silang kikitain. Mula sa puhunan ng 1,000 piso, kumikita na sila ngayon ng 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Nakapagpundar na rin sila ng 2 sasakyan at iba pang mga negosyo mula sa kita nila rito. Soft and floppy na sari-saring flavors pa raw ang pwedeng pagpilian sa kanilang ensaymada. At ipakikita niya sa atin kung paano ito ginagawa. Paghalu-haluin ang harina, tubig, asukal, asin at yeast. Haluin ang bahagya saka ilagay ang lard at vanilla. Pag nailagay na po natin lahat ng sangkap, imamasa po natin ang ating mga ingredients. Pag namasa na po natin, ilagay po natin sa mixer para pumino ang ating dough. Hatiin ang dough nang naaayon sa sukat at timbang nito, saka isa-isang bibilugin. At hayaang umalsa sa loob ng 1 oras. Kapag umalsa na ang dough, pwede nang isalang sa oven for 15 minutes. Hatiin ang mga tinapay sa gitna at lagyan ng palaman. Saka pahiran ng liquid white chocolate coating. At idrizzle ito ng liquid dark chocolate. Ito na po ang aming Panadera de Kapampangan White Choco Ensaymada. Isa lang ito sa 9 na flavors ng Panadera de Kapampangan Ensaymada. Meron ding cookies and cream, chocolate, Graham, classic, cream cheese, ubi cream cheese, butternut, at Al Capone. Freshly baked at hindi raw nalilipasan ng 1 araw ang kanilang ensaymada. Kapag may mga biglaang nagka-cancel raw ng orders, ipinamimigay ni na Karen sa mga katutubong Aita ang mga sobrang tinapay. Kung minsan din ay nag-iikot sila sa mga kalsada sa Guagua, Pampanga para bigyan ang mga kapuspalad. Ay, manyaman din yung guys. Kapag nagtayo ka ng business, kailangan enjoy ka. Kailangan ikaw ang unang nagpagod. Maraming negosyong pinasok pero walang nag-boom. Bakit ito nag-boom? Siguro dahil meron kang layon na ikakabuti ng ibang tao na mas makakatulong ka sa kanila. Salamat! Yay!